Ayan mga ka-Soreta Pips. So nandito tayo sa ano, police station. Hello mga ka-Soreta Pips, good morning. So may gagawin tayo ngayon, pupunta tayo sa barangay. Okay, kasi ani, may asikasuhin tayong ano, tawag nito, travel pass. Okay, so samahan nyo ako mga ka-Soreta Pips, let's go! Ayan guys, nandito tayo sa barangay. May isa mo yung mga kapatid ko. Si nanay. Okay, so antayin na lang natin kung ano yung mga kailangang requirements para makalis na. Next na to is punta tayo ng Munisipyo. Okay, sa City Hall. So, ayan guys. Pagkatapos sa barangay, ayan, nakuha na namin yung certificate galing sa barangay. Dito naman tayo sa pila ng ano, sa Munisipyo na tayo. Guys, malapit na tayo sa pila. So, ayan na. Ayan na yung pila. Sana matapos natin to. Kasi by next, punta tayo sa police station. Kukuha naman tayo ng anong tawag ng travel pass. Okay? So, ayan mga ka-Soreta Pips. So, kakatapos lang natin dun sa ano, sa munisipyo, yan, nakuha natin yung health certificate. Ito yung gagamitin naman natin. Ito yung papakita natin. Requirements to pagka kumuha dun sa ano, sa police travel authority. So, kumuha. Galing na tayo dun sa barangay. Tapos dito sa munisipyo. Yun yung ano, yun yung mga requirements na kailangan kapag sa panahon ngayon, bibiyahe tayo. Okay, so pupunta na kami sa police station. So, sa police station naman, base dun sa napagtanungan ko, dun po tayo kukuha sa kung saan tayo nasasakop na ano, na barangay. Saan yung may police station dun, dun tayo kukuha. Okay? So, yan mga ka-Soreta Pips. Nandito na tayo sa police station. Mag-a-apply na kami ng ano, travel ano, ang tawag dun? Travel authority. So, nakuha na natin yung mga requirements na kailangan, yung requirements nila. Kailangan ipasa. Okay? Tara, let's go! So, nandito tayo sa ano, police station. Kuha tayo ng form. Pila tayo, pila. So, yung form, pipilapin natin. Doon naka-indicate, nakalagay kung ano, saan tayo manggagaling, anong address natin dito sa Metro Manila. Tapos, ilalagay natin kung anong lugar, anong address yung pupuntahan natin. So, saan sakop, anong tawag nito? Anong municipality sakop. Tapos, kung yung biyahe ba may dalang sasakyan sarili o land, ano ba, or ilalagay mo dun kung anong klase nung ano, pag-travel mo dun sa mga uuwian. Sa uuwian mo. Okay? So, nandun na. Sabi nung information kanina na tinanungan namin. Okay? So, kuha na tayo ng form guys para mapilaban na. Okay? So, ayan guys, nandito tayo sa ano ah. Mga ka-Soreta Pips, nandito na tayo sa police station ng Palipapa. So, dun yung ano, dun yung pasahan ng form. Dun sa kailangan ng requirements. So, mamaya, inaantay lang natin yung releasing. Punta tayo dun mamaya. So, actually, ano, naka-schedule na yung releasing. Kaso nga lang, nagka-problema daw yung ano nila, yung printer, kaya antay-antay lang muna tayo. Okay? So, ayun, kasi after 1 hour pa makukuha yung result dun sa Police Travel Authority, after 1 hour pa. So, kain muna tayo guys. Mga ka-Soreta Pips. Balikan natin muna. Okay? So, kasama natin si nanay. So, ano muna, bawi muna tayo ng lakas. Na
food. Ay, ano na? Anong oras na? Alas 2 mahigit na. Hindi pa nag-aalmusal. Hello. Soreta po, Soreta. Makukuha na naman yung paper namin. So ayan po, nakuha na po namin ang this paper ng travel authority. Thank you! Hello mga ka-Soretapips! So, meron tayong limang kailangan, requirements kapag mag-travel tayo from one region to another. Like for example, kami from Metro Manila, travel ng Region 8. Okay? So, ano ba yung mga kailangan? So, first step is pupunta tayo sa barangay natin. So, kukuha tayo doon ng clearance certification. Okay? So, ano ba ang kailangan ng barangay kapag kukuha tayo doon? Ay, magre-request tayo ng ganun. Ang kailangan lang naman is ikaw mismo, yung sarili mo. And then, kung meron kang proof na residente ka talaga doon, yun, dalhin nyo na. Then, yung ID. Yung ID. Dapat magdala na kayo para dire-diretso na. Then, kailangan, kung ilan kayo, kung sino-sino kayo, dapat nandun lahat kasi pipirma kayo dun eh. Sa barangay, mga ka-Soretapips, tatanungin kayo. Siyempre, yung una, kung ano yung purpose ng travel nyo, kailan kayo mag-travel, dahil anong date, exact date, then ilan kayo, tsaka kung ano yung mode ng transportation nyo. So, either meron ba kayong sariling sasakyang gagamitin, or naka public transportation kayo. Kapag tapos na tayo sa barangay, nakakuha na tayo ng barangay certificate, so next na step natin is pupunta tayo doon sa munisipyo o sa city hall. Kung saan tayo nasasakop ha? Kung saan tayo nasasakop? Saan tayo nasasakop? Okay, so dapat ang kailangan po is pumunta kayo ng maaga. Kasi usually, mahaba po ang pila doon. So, hindi natin alam. Depende kung saan ay sa depende sa munisipyo kung saan kayo sakop. So, yun sa amin mahaba pila. Yun yung sa amin. So, pupunta kayo doon, dalhin niyo yung certificate niyo na galing sa barangay. Ano ang kailangan? Yun. Yung certification na galing sa barangay, tapos government ID. Kailangan po yun. Hihingan tayo doon. Or kung wala kayo, o estudyante kayo, school ID, o kung bata, usually ano, birth certificate po yung kailangan. So, basta any mga valid ID po. Okay? So, doon, sa kukuha kayo doon sa munisipyo ng Medical Travel Clearance Certificate. Ganito po, Medical Travel Clearance Certificate. Na, pipirmahan po yun ng representative na doctor kung sino mang naka-assign doon. Okay? So, tatanungin kayo doon. Ganun din naman ang itatanong sa inyo kung kailan kayo, ano yung way, ano yung purpose ng travel nyo. Then, yun. Tapos, iti-check po kayong lahat. Iti-check kung pwede po kayo talagang bumiyahe. Okay? Baka kasi may mga sakit kayo. So, iti-check yung health ninyo. Kaya nga, medical travel clearance certificate. Iti-check yung kalagayan nyo. Puso mo. Puso po. Okay? Kapag na-issuehan na tayo ng medical travel clearance certificate, ang next step na gagawin natin is pupunta na tayo dun sa police station. Remember guys, ang pupunta natin police station kung saan yung barangay natin nasasakop. Okay? Usually naman dun pa lang sa barangay i-discuss na nila yun eh. Na ganito, paliwanag nito. Yun, punta na kayo dun sa police station. So, ang kukunin naman ninyo is yung travel authority na.
So, ganito po. Travel authority. So, dadalhin nyo po yung mga ano requirements na nakuha nyo sa from barangay at saka doon sa city hall. Kapag tapos na kayo. So, yun yung ipapakita nyo naman doon sa police station. Sa police station, mga kasoreta peeps, so, ang kailangan doon is kuha kayo ng form, then fill upan nyo yun. Usually, ang nakaano doon is lalagyan nyo kung ano yung purpose ng travel nyo. Number one yun. Tapos, kung sino-sino, pangalan, naka-ano din doon kung ilang taon na kayo, birthday nyo, ganun-ganun. Then, date kung kailan yung travel, then yung, ano yung place, saan kayo nang galing, saan barangay kayo nang galing, then papunta doon sa kung saang lugar naman yung pupuntahan ninyo. Excuse me. Then, ano yung klase ng travel sasakyang gagamitin nyo? Kung naka-private kayo, naka-indicate naman doon, ilalagay nyo yung model ng sasakyan. Sino yung driver? Yan. Tapos yung ano ng sasakyan, plate number. Kasi naka-monitor yan, guys. Then kung naka-public ano naman, ay naka-public transportation naman kayo. Like for example, kung naka-plane kayo, ilalagay doon anong Cebu Pacific ba or ano? Ano pa yung iba? AirAsia. Then, yung flight details, yon ilalagay yon. Tapos, kung nakabus kayo, ganun din, kung ano yung, anong bus, yung ano yung detail din nung sa ano, kung, pag nagbabus kayo. Okay, sa police station, tatanungin naman kayo doon kung ano yung purpose ng travel nyo eh. Oh, like for example, meron kami nakasabay doon eh, kasabayan, namatayan sila. So, hinihingan sila ng death certificate. O yung ali wala pang mai-provide kasi nga on process pa. So need nyo lang ng proof, another proof na patunay talaga na ganun yung nangyari. So dun sa police station, yung release ng travel authority, yung release ng travel authority ninyo is the day before kung kailan kayo aalis, naka-schedule ng travel nyo. Kasi meron doon yung kasabayan namin, ang travel nila ay Saturday pa. Pinapabalik sila ng Friday kasi Friday pa i-release yung travel authority nila. So, asahan nyo yun. So, yung sa amin, kasi kinabukasan na yung travel namin, pinaantay kami hanggang hapon kasi i-release sa amin kaagad yung, ano, yung travel authority. Ayan, mga kasoreta peeps. Yung una, barangay, sa barangay. Pangalawa, sa City Hall. Yung pangatlo, sa police station. Then, yung pang-apat, dapat po makipag-coordinate tayo sa LGU. So, saang LGU? Kung saang lugar tayo pupunta? Saang lugar ang pupuntahan natin? Doon tayo makipag-coordinate. Yun yung pang-apat. Then, yung pang-lima, yung last, five. So, makipag-coordinate din po tayo sa DOH. Sa DOH, kung saan lugar din, kung saan area tayo pupunta. Yun lang po. And then, pag nakuha na natin yung lima, time to go. Ready to travel na po. So, yan. Okay? Thank you! Ayan mga kasoreta peeps, kung bago lang kayo sa channel na to, welcome po. And then huwag kalimutan mag like and subscribe po na makikita nyo sa baba ng screen. Okay, so para mas updated tayo sa mga bago nating videos na ina-upload, kalimbangin nyo na po. Kalimbangin nyo na yung bell button na makikita sa baba ng screen. Okay, para maging updated po tayo. Sana all. Oh, i-click nyo yung sana all. Sana all! May tatlong option kasi doon. Subscribe. May notification lang. And then, subscribe all. Okay. Sana all. Yun na yung piliin nyo. Okay, yun lang mga kasoreta peeps. Bye-bye. Hanggang sa muli na next vlog natin. Kita-kita ulit. Bye-bye.